Good morning, guys. Tapon tayo ng basura. Ayan. Ito naman, hindi tumuloy. Hindi masyado nag-snow kagabi. Ayan, hindi masyado malamig. Sobrang dulas yung daan ngayon. Kasi kahapon, nag-snow na ang konti. Tapos, ayan, hindi. Natatabunan yung ibang mga black ice. Full na yung garbage bin. Yan. Maglakad-lakad tayo, guys. Punta tayo doon sa labas. Dito yung nandito kami sa ano, townhouse. Ganyan ka. -8 lang today. Hindi masyado malamig. Ayan, nag-file na yung ice. Ito ang madulas. Kasi wala siyang gravel. Ayan, patay yung mga kahoy ngayon. Kasi, winter. May kwento ako, guys. Yung kaibigan ko, nauna siya dito. Yung asawa niya, kinuha niya sa Pilipinas. Pagdating dito, sabi ng asawa niya, habang naglalakad-lakad sila, bakit dito sa Canada ang daming patay na kahoy? Bakit hindi nila pinuputol yung patay na kahoy? Ayun. Sabi ng asawa niya, hindi yan patay. Pag winter, natutulog yung mga kahoy. May mga dahon pa nga. Natutulog yung mga kahoy. Tapos, pagdating ng spring, magkakaroon yan uli ng dahon.
Pag natunaw na yung snow, magkakaroon uli yan ng dahon. Ayan. Tapos, ayan dito guys, wala masyadong bus. Andito, dito ako sa ano, Liduk Town. Wala sila masyadong bus dito, like, mag-aantay ka ng bus, isang oras, ganun. Pero sa Edmonton, every 15 minutes may bus. Mga 30 minutes lang kami. 30 minutes papuntang Edmonton. Pero nandito ako sa Liduk kasi dito ako nakahanap ng trabaho para mas malapit-lapit. Yung mga puti, ganun din sila. Pag saan yung medyo malapit-lapit na sa trabahuan nila, doon din sila naghahanap ng bahay. Ewan ko kung worth it bumili ng bahay dito guys. Sobrang mahal. Ang daming mong babayaran. Bayad ka ng utilities mo, syempre. Mortgage. Pabayaran mo pa yung palibot mo, yung magkakat ng grass, yung mag ang daming maintenance. Ang daming maintenance mag ano, bili ng bahay. Takot ako sa aso guys, kaya napahinto ako. Gano, ganyan. Ang gaganda. Talagang private siya. Private din naman yung naano namin. Nag-rent lang kami dyan. 1,400 guys. Ang rent namin sa house namin. Tapos kami pa magbabayad ng utilities. Mga ang utilities is aabot din ng mga 300. 'Di ba? Sobrang mahal. Nag-rent pa lang ano yan, ha. Tapos kami lang dalawa ng asawa ko sa bahay na yan. Pero tatlong kwarto kasi yan. Tapos maganda rin kasing tumira sa medyo maluwang yung space mo. Tapos minsan yung asawa ko wala pa dyan. Minsan, tatrabaho siya 3 weeks sa labas ng town. So, ako lang mag-isa. Kaya, pero okay lang din kasi daming privacy, no? Ito yung
madulas. Ganda-ganda ng mga houses dito. Ayan. Yan ang townhouse na dyan ako nakatira. Sarap maglakad pag umaga talaga. Kaya it's nagising ako 9:30. So makapaglakad-lakad muna. Kasi hindi naman masyado malamig. Ayan. Yun yung community namin. Tapos, yung aming likuran ay 7-Eleven. So, malapit lang sa 7-Eleven. Kung magugutom ka sa gabi, takbo ka lang 7-Eleven. Ayan yung likod niya. Yung kahoy. Ang pine tree lang guys, ang hindi namamatay. Hindi natutulog sa ano. Sa winter. Ayan. Sila lang ang nakatayo. Oh, lahat pala nakatayo. Hirap mag Tagalog guys. Bisaya ka talaga, ang hirap mag Tagalog. Mag Bisaya tayo, sige. Ayan. Ito yung 7-Eleven. Malapit ako sa lutuhan. Minsan bili-bili din ng Lotto Max. $6.49. Malay natin, manalo tayo. Ayan yung ibang ano, may dahon pa. Punta tayo sa park. Ito yung park dito. Pag summer maganda dyan sa park na yan din kasi maraming geese tsaka syempre may tubig. Yan itch dapat S. Dapat S yun. Ito yung law ng Canada. It's the law. Clean up your dog. Diba? Sa atin sa Pilipinas, minsan pag naglalakad ka, makakatapak ka ng kung ano-ano dyan. Dito, dapat may dala kang plastic pag may ano yung dog mo, kukunin mo yun at ilalagay sa plastic.
Kasi pag mine, nakakita sa'yo't nagsumbong na ako, may pine yun. Diba maganda siya? Good morning! Ganda ng kahoy na to. Ang ganda talaga niyan sa... Ayan, sa summer. Ang ganda dito. Ganda dito sa summer. Kasi may mga video din dito ako sa summer. Lalaki ng mga houses dito. Mga yayamanin. Di ba? Yayamanin sila. Yung kaibigan, may kaibigan ako dito dati nakatira. Nag-rent sila sa basement. Yan din, maganda yan sa summer. Ito guys, ano ko, dati, hindi ako nung nasa Pilipinas ako, hindi pa ako naniniwala kung bakit ganyan yung mga ano ng mga Christmas tree. Pero lahat ng klase ng Christmas tree pala na ginagawa nila, is meron talagang pine tree na ganun. Diba? Ayan, Parks Trail Safety. Meron din siyang distancing. Stay a minimum of 6 feet away from others. Share trails. Stay home if you are sick. Personal hygiene. Diba? Surfaces. Ito yun. Garbage bin. Good morning! Good morning! Maraming nag-walk ng dog pag morning. Minsan, pwede kang mag-ano dito, guys. Yung, nawara, gudu. Luoy kayo. Natulog na sila. Imbis, dili pa sila handa. Diba, napa sila dahon, oh. Nagbisaya, tabi. Napa sila dahon, oh. Lingkod ta deribe. Lingkod sa ta. Ayan. Minsan pag dito guys, pwede kang mag-walk ng dog sa mga neighborhood mo kung may mga magpa-walk ng dog.
May bayad yun. Magpa-walk ng dog sila kasi wala silang time na i-walk yung dog nila. Or may trabaho sila. Ganan. I-walk mo yung dog nila tapos after mo i-walk, pag wala siya sa bahay, pwede mo rin ibalik. Ayan, tingnan natin tong pine tree na to. Yung isang pine tree, green na green pa siya. Bakit yung may iba, may klase-klase din siguro yung pine tree. May pine tree din na natutulog pag winter. Ayan guys, oh. Green na green siya. Pagdating dito, tulog siya. Ang ganda nito, para talaga siyang Christmas tree. Diba? Para siyang Christmas tree talaga. Para siyang Christmas tree na sinabitan. Ganda-ganda. Ayan. Medyo malayo-layo na yung walk ko, guys. Punta tayo sa school. Ito yung school. Yan, dati yung mga friend ko nakatira dito. Once sa mga houses na to. Pero umalis na sila. Kasi meron silang baby. Tapos, nasa basement sila. Parang suffocating yung ano nila loob, kaya lumipat sila ng bahay. Ito yung West Haven Public School. Ayan. West Haven Public School. Ayan. Lalaki din ng mga houses dito. Maglakad lakad tayo sa snow, guys. Ayan. Hindi siya masyado maano. Yan lang, oh. Ay. May iba pa lang. Malalim. Yan, pagdating ng mga ano niyan, mga January, ginagawa yata nila yung skating diyan. Skating rink yung yan. Dito guys, sa park, maraming upuan lagi.
Ayan. Ah, dito tayo. Diba ganda-ganda ng view? Dati pinangarap ko talaga, yes! Gusto kong pumunta sa may ice. Gusto kong pumunta sa may snow na yan. Parang ang sarap-sarap tingnan. Pwede ka nang mag halo-halo araw-araw. Mag halo-halo. Bisaya man good, oy. Ayan, yung mga maliliit na top, maano yan? Bunny yan. Maraming bunny. Maraming bunny dito. Aray, ayan. Malalim pala to. Nung dumating ako dito, guys, talon-talon ako yung nung nag-snow. Sabi ko, grabe, ang ganda-ganda ng snow. Ganito pala pag nag-snow. Ayun, may flower pa siya, oh. Sarap palang snow. Mga ilang ano na na-realize ko, malamig talaga pala. Malamig pala talaga yung snow. Kasi maglakaw-lakaw ka, ang lakwa nimo ice, di ba? Asa ka dia sa tua palito ng ice permi diri tunub-tunuban ra. Tunuban ra ang ice diri, guys. Tunuban ang ice. So, maoning grabe na nga house, oh. Dako kaayo. Ang uban naman na kasagalan man ang house diri kay Kuan. Kana ang dagko siya, bulky siya tanawon sa gawas. Pero pag abot nimo sa sulod, gamay ra ka na siya. Kay daghan kay isolation ba para sa winter dili ka motikig. Dili ka motikig sa sulod sa imong balay. So ganito ang Alberta, guys. Ang Alberta is, sinabi nila, malamig talaga dito sa Alberta. Pero, daghan po nag-ingon, tugnaw lagi diri sa Alberta, pero naa diri ang kwarta. Kay naaman diri ang oil field. Ay, ambot. Unsay tinuod. Kay ang Vancouver, permi pud ulan dito. Wala kay sila snow, pero permi ulan. Unsay pilion ninyo, guys? Ulan, permi ulan, or snow, daghag snow? Kay pag nag snow gid ni siya, dili pa ni siya mao. Pag-abot na ni mga January, February. Sus, Ginoo. Ang snow minsan ba? Kay murag pareho na ako katas, ah. Love is compassionate plus forgiveness is the key. Woo! This is my words of the day. Di ba, guys? Kinsa ka nagsulat ani? Love is compassionate and forgiveness is the key. That's right. Di ba? Kung sino ka man, sana i-heal ni Lord yung
puso mo. Yeah. Forgiveness. I-forgive mo na lang. I-forgive mo na lang, dong, dai. Magsimula kayo. Tapos kung ganun pa rin siya, pag na-forgive mo na siya, ganun pa rin ang gagawin niya. Hindi ko na alam. Minsan guys, ano, ang buhay talaga parang gulong, 'di ba? Sabi nga nila, parang gulong. Kasi umiikot talaga yung buhay na minsan sobrang down ka. Parang akala mo pasan mo yung daigdig. Sobrang minsan naman, sobrang saya mo. Anong gusto nyo? Masaya ka or malungkot ka na para kang walang nang magagawa sa mundo? Ayan o. Bird's nest din. Ibutangan nila og bahay-bahay yung kahoy dito. Kasi life is a choice. Kung gusto mong masaya ang buhay mo, so let it go. Kung gusto mong malungkot naman yung buhay mo, sige, dibdibin mo pa. Diba? Dibdibin mo pa siya ng dibdibin, wala ka na rin namang makukuha dun. Diba guys? Wala. Magkakasakit ka lang sa puso. Yan, magkakasakit ka lang sa puso. Kung gagawin mo yung dibdibin at dibdibin mo yung mga ano, bagay-bagay. Pero minsan talaga hindi maiwasan na dibdibin mo yung mga bagay-bagay. Kasi tao lang tayo, di ba? Sabi nga, wala namang perfectong tao. Walang perfectong tao. So why practice? Kaya ako, life must go on. Kahit dito sa pandemic na to, at na-layoff kami, na-layoff ako, marami kaming na-layoff sa isang company. But, stay positive. Baka pag nag-boom sila uli, i-hire nila kami uli, di ba? Dito tayo. Ayan. Balay mo, pag nag-boom sila uli nga, i-hire nila kami uli. Pinagpawisan ako, guys. Pinagpapawisan ako. Pinagpapawisan ka kahit may snow. Ayan. Kaya stay positive pa rin kami. Sana makabangon yung company namin. Kasi this time talaga lahat, ang daming naapektuhan na company. Ang dami nilang naapektuhan na bankrupt. Yung iba talaga sarado, magsasara talaga sila. At least yung company namin nag-layoff lang sila. Tapos inaano muna nila, nag-layoff muna sila, tingnan nila kung talagang saan ba makakarating yung kanilang pagli-layoff. Tapos nag-iwan lang sila ng ilang tao doon.
guys, meron na naman. Love and forgiveness. Love plus forgiveness. Yes. Minsan kasi pag mahal mo yung tao, ilang beses mo talaga siyang i-forgive. Alam mo yun? Yung parang pupunta ka sa simbahan, sisimba ka at talagang kailangan mo siyang ipagdasal. Kailangan mo talaga siyang ipagdasal tapos ma-forgive mo siya. Tapos pag na-forgive mo na siya, ayan, forgive na mo na siya. Mga ilang buwan, ilang taon nun, nakakalimutan mo, nakakalimutan na naman niya. Diba? Nakakalimutan na naman niya ang nangyari. So, ayan, i-forgive mo na naman siya uli. So, yun na ang ano, guys. Kung hanggang kailan mo siya i-forgive? Hanggang kailan mo siya i-forgive, right? Kasi minsan, napapagod ka din eh. Nakakapagod din. Ganda nitong bahay na to. Minsan nakakapagod din. Forgive ka na lang ng forgive. Wala namang nangyayari sa taong pinorgive mo. So, pagdating ng at the end of the day, minsan ma-realize mo na lang din. Siguro pwede ko na siyang i-let go. Alam mo 'yun? Ayan, may nagtapon. Ayun pa. Pero dito sa Canada, guys, marami ding mga nagpupulot ng basura. Yan, mga ganyan. May mga ano dito, nagpupulot sila. Kasi mahal din yan eh. Hindi yan basura. Recycle. Love. Ah, baliktad yung pagpasok ko pala. Dapat pala dito ako nagumpisa. Hindi ko naman alam. Dito naman love. Talagang in love yung taong nagsusulat nito. At sana ma-forgive niya yung taong yun. Yun yung kanina yung house, guys, oh. Sa likuran. Ito yung harap niya. Diba? Super lucky. Sana ma-forgive niya yung taong yun. Unang-una, i-forgive mo muna yung sarili mo. Diba? Kailangan mong i-forgive yung sarili mo bago ka mag-forgive sa iba. Super cute. So ngayon, kung handa ka nang i-forgive yun, yan, usap lang. At kalimutan ang lahat. Kaya lang minsan, nag-uusap kayo. Kakalimutan nga ang lahat. Sasabi na. Ayan. Dito guys, yun. Ito yung ice na sobrang ano, pag nadulas ka dyan, bagsak ka talaga. I-forgive mo na siya. Tapos, ayan. I-forgive mo na lang siya ng i-forgive. Hanggat mapagod ka, let him go or let her go. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Diba? Ganun lang yun.
Yan, dyan kami na community. Punta tayo ng 7-Eleven, guys. Ayan, umikot lang ako. Doon ako nakalabas sa ano. Parang hinanap ko yung saan nag-umpisa yung love and forgiveness. Ayun, nahanap ko. Nag-umpisa nga sa love. Ang una niya is love. Oh my God. Ayan, oh. TD Bank. Nahulog malamang to. Nahulog yung card. So, dalhin ko to sa 7-Eleven, baka may taong maghahanap nito. Hanapin muna niya yung card niya bago siya pumunta sa bangko. Nandito lang sa 7-Eleven. Ayan. Malamig. Oh, malamig. Madulas pala. Minsan, guys, pag nawalan ka ng ganito, nawalan ka ng card. Oh my God. Sama-sama ng pakiramdam mo. Kasi nakakainis na parang, alam mo yon. Dito kasi sa Canada, hindi uso yung cash. Ganito talaga pag naglalakad ka ng ano, marami kang makikita. Thank you. Good morning. Hi. I found a card outside. Yeah, maybe somebody will come and ask. Thank you. Ayan. 7-Eleven. Yan yung coffee bar nila. May mga cookies. Parang 7-Eleven din sa Pinas, guys, di ba? Kahapon nagpunta ako dito, bumili ako ng coffee na Haagen-Dazs. Ngayon, i-try natin yung chocolate. Oh. Ayan, chocolate. Hindi ako masyado sa mga juices kasi matamis. Ayan. Meron sila ditong pang snacks. Banana chips. Try kaya natin tong banana chips. Strawberry. Banana chips with strawberry. Hindi pa ako nakatry nito, ha. Try natin. Ito yung section ng mga sweets. Oh my God. Ako, mahilig lang ako sa sour. Itong mga sour na to. Yung mga, yan, mga sour na yan. Sarap yan. Masarap sa akin. Meron din silang pang ano, pwedeng kainin. Kuha kainin natin. Ayan. Slurpee.
kailangan ko ng ito, Red Hot Pepper. Yan ang kailangan ko. Ito lang binibili ko, guys. Kasi meron din silang mga hot foods. And plastic too, right? Hi. Good morning. Pedro points, everyone. I forgot my, you know. I forgot my reward. Sige. And sana hindi nagtatap yung ano ko. Hindi talaga. I think I need to change my card now. Because it won't work for the top. I think this machine will have problem, not for the one. Oh, this one? This one has a problem sometimes. So that card is, I found that one in the street. There. Yeah, so sanitize muna tayo, guys. Right. Thank you so much, you too. I think I need bag. I don't want to drop it. Thank you very much. You too, thanks. Sanitize ulit tayo kasi po lalabas na tayo. Okay, guys, ito. Yan. Ayan. So, ano yun? Maglipat sila ng Pasko. Uwi na tayo, guys. Yan, at least yung nahulugan ng card. Hindi siya mamulobi sa New Year. Kasi, alam mo na, guys, dito, or kahit saan man, diba? Pag may nakitang card, malay mo, gastusin, ganyan. Yan, kaya, dito kasi, ako ngayon kahit saang ano, kahit saang place, mga tap-tap na lang ang ano, diba, mga transaction tatap mo na lang. Minsan nakakalimutan mo yung password mo. Yan, nangyari sa akin yun, guys. Tim Hortons. Na-block ako nung nasa counter na ako. Nakalimutan ko yung password ko. Wow. Kasi hindi uso nung ano, minsan pag below 100 yung bibilhin mo, pwede kang mag-tap. Pero meron ding mga credit card na kahit 200 plus na siya, pwede pa rin mag-tap. Wow! Yan ang nakakatakot pag nawala yung card mo. Kasi yung mga tap-tap na yan, pwedeng gamitin ng ibang tao.
Ayan yung community namin dito, guys. Wow, sarap ng lakad ko, ah. Ay. Ayan, nakatagal ako sa labas, guys, ng isang oras. Kasi hindi siya masyado malamig. Pero pag sobrang lamig, hindi ka makatagal sa labas pag wala kang mga proper na gear sa lamig. Kasi hindi ka, ayan, hindi ka tatagal. And guys, meron akong camera. Kasi last summer may halaman akong ninakaw. Dito siya dumaan. Diyan siya dumaan. Kasi ganito yung likod ng ano namin. Ngayon, diyan, dito siya dumaan. Yung kural na mo dure. Kural na mo dure. Mabawra siya. Oh. Mabawra siya. Yung mga tunob na yung mga daghan tunob. Tapos siguro mag-jump sila dire sa mag-jump sila dira. So ayun yung nakita niyo yung ano, guys, yung aso naka winter jacket din. Ayan. So siguro nag-jump siya dito. Tapos umakyat siya dito. Ito lang kasi yun, oh. Yan. So, madali lang talaga siyang makuha. Kaya, after nun, nagpalagay na ako ng camera. Kasi, malay natin, sa susunod, babalik siya. Baka ako ang madala niya. Baka guys, ako ang madala niya. Nako. Priceless ito. Ang buhay natin, guys, is priceless, 'di ba? Kaya minsan pag kailangan din nating mag-ingat. Ayan ang aming community dito. Dito nga pwedeng mag-ano, eh. Mag-skating. Kita ko nung isang araw. Ayan, oh. Ayan, guys. Minsan, pag nag-snow, ganyan siya. Kasi natatabunan siya. Hindi mo pala alam. Ayan, ganyan siya kakinis. Ganon siya kakinis. Madudulas ka talaga. Kaya, maganda ito dito pag pang mag-ano ka ng skating. Dito lang na area. Ayan. Ayan. Dati, may nakita ako dyan na ang laki ng kanyang Santa Claus. Kaya lang, parang hindi nag-survive yung Santa Claus. Nabutas yata. Kaya tinanggal niya. Ang taas kaay ni siya nga kahoy. Taas kaay hanto doon, no? Di ba taas kaayo? Taas kaayo siya. Ching. Diba? Mas maganda yung pag ganitong ganito na townhouse,
guys, mas maganda pag nasa dulo ka kasi parang meron kang space. Ito oh. Nung summer, meron kaming party-party dito. Para may social distancing. Ayan. Ngayon, kailangan na talaga lagi ano, may social distancing. Kailangan malawak yung likuran ng bahay mo or malawak yung bahay mo para may social distancing. Ito guys, ang ganda nito pag namulaklak siya. Red, my favorite color. Ganda-ganda niyan pag namumulaklak siya. Sa summer, yung summer na talaga. Pagdating sa spring, ito, sisibol na yan sila, magkakaroon na sila uli ng mga bagong dahon pagdating ng spring. Tapos, magbo-bloom na sila uli hanggang summer. Ayan. Pagdating sa fall, yun na naman, nagkahulugan na naman kanilang mga dahon. Pero, maganda rin yung fall dito guys. Kasi, pag yung mga dahon nahulog na yung mga dahon. Sa Bisaya kasi, nadagdag ang mga dahon. Sa Tagalog, nahulog ang mga dahon. Oh. Kung sa English pa, nag-fall na siya yung mga dahon niya. So, maganda kasi iba-ibang kulay. Like, ang mga kulay niya ay basta ang ganda. Red, yellow, orange. Alam niyo yung ganyan. Ang ganda sa ground. Pero yan na yung ano din na yun na rin ang palatandaan na winter na naman, 'di ba? Magwi-winter na naman. So ganun lang ang buhay. Umiikot. Dito mararamdaman mo talaga yung apat na season. Pero minsan parang hindi masyado nararamdaman dito ang summer. Kasi malamig pa din. Minsan yung summer mo parang ang bilis lang, 3 months. Kailangan sulitin mo na yung summer mo. Pagdating sa mga June, July, August, ayan. Sulitin mo na yung summer mo. Kasi pagdating yan, minsan September pa lang, nag-i-snow na. Pero natutunaw din siya uli. Natutunaw siya. Pero hindi na talaga ganun ka mainit. Sobrang, minsan September, sobrang lamig na. Ayan o. Namatay tuloy siya. Yan guys, ganyan yung mga ano dito pag summer. Ayan, meron pa nga sila eh. Kawawa yung tree guys, no? Grabe, sobra yung ma-amaze ka kung anong ginawa ni Lord sa mundo na itong ganito, kailangan kayo mga kahoy pagdating sa winter, mamamatay kayo. Matutulog kayo ng 7 months. Diba? Tapos, grabe yung creation ni Lord sa atin. Marami mang pagsubok sa buhay, guys. Malalampasan din yun. Kasi si Lord pa rin ang makakasagot sa lahat ng pagsubok natin. So guys, thank you so much for watching this video. Sana magustuhan nyo yung video ito. Please subscribe and
mag-ano lang kayo, mag-comment kayo sa akin kung anong gusto nyong video hanggat sa makakaya ko. Pero hindi ako nagda-drive, guys. Lakad lang ako at saka insan yung asawa ko, da-drive ako sa gusto kong pupuntahan. Kaya lang not all the time. So thank you so much, guys, and keep safe all the time. And be blessed. Thank you.